butas? Bakit nakakanakaw? Bakit may butas na lalagyan natin? Why we're not experiencing the overflow? And then, ano yung pagginawa natin yung nakakala na ready na tayo sa overflow? Alam niyo po, nakita ko po ang mga tangke. Karoon ako ng vision last Sunday. So, hindi yun nakalang dito, hindi ko na. The other Sunday, nasa Palawan kami, nakakita ko ako na napakalaking dam. I saw a big dam. Ang laki-laki talaga. Tapos po, nag-apaw ang tubig sa dam. Sobra! Gusto pala ni Lord laging sobra. Amen! Alam mo, sister? Alam mo, anak? Naranasan ko na dati, wala. Bumibili kami ni Pastora, kilo-kilo. Minsan, isang kilo pang hapunan na. Ngayon ho, pag namimili ho kami, tingin, isang, pag namimili kami, pag nag-grocery, bigas, para sa isang buwan. Amen! Pa! Mga 15,000 to 20,000 ang aking budget sa grocery. Amen! Amen! Cash! Hallelujah! Wala nang buta! Sabi ko, ang sarap pala mag-ganong pastor-pay. May magdata ka pa yung dadala pa tayo mga kilang. Wow! Ang dati na may kiyahan, pastor! Di siya! Wow! Sabi ko, sabi niya, sana naranasan nila. Sabi ko, ilang meron ka kasi hindi ka nakikinig. Eh, sabi niya, kasi, para imposible. Ang nag-anap lang si Lord ng susunod at maniniwala. Yeah. Ayun. Taplo ho kami ngayon pag nag-grocery. Ako, si Pastora, at si Joshua. Tatlong kahit. Marte isang buwan. Sino ang gustong para sa isang buwan na nito? Ano wala kasi iniintindi, di ba? Kukunin mo na lang kung meron ka pang ating kasuin sa church, pupunta ka na lang sa Thursday para mag-prayer, mag-worship sa gawain ng Diyos. Hindi ka naman iniintindi para sa isang buwan. Yun ang nire-release ko ngayon. Amen! Darating aapaw ang mga grocery ninyo. Yes! Amen! Isang bagsak lang. Kanina ba yan? Yes! May nakikita po ako mga pamilya. Yes! Ang mga pera ay namumutik-tik at kakahulong-hulong. Amen! At ang biyete ninyo ay apaw-apaw! Amen! Talunin ninyo, apaw-apaw! Sabihin mo ngayon sa limang tao, apaw-apaw! Amen! At nagsimula nang makilala ko si Pastor Faymor, hindi ko pa rin ito naturo dito sa Grace of Life. Itong ituturo ko siya. Hindi pa rin ito naturo sa Tent of the Lord's Presence, kaya magagalit si Red. Maunahan nyo. Alam nyo ho, pagkatapos namin tinuro, walang tigil ang tawag ng Palawan. Sabi niya, Bisha, tutok. Amen. Sinaraduhan, tinapalan ang butas. At pag natapalan naman ang butas, makinig kayo. Kasi ganito, ang Diyos, Diyos ng pagpapala. Si Satanas, siya ang Diyos ng kadiliman, siya ang taga-buta. Halimbawa, yung utak mo sasabihin, paano imposible? Ako, ang hirap nyo. Sabi mo, butang ka lang, demonyo. Dinadali na yung tangki mo. Pero pag natapala naman yan, tuloy-tuloy yan. Na! Sabi mo sa kanan, sa kaliwa, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan. At sabay-sabay yan. Sabay-sabay. Mayroon ka nang every month na 20,000 grocery ko pala. Yes. May pera ang saving at it. Kalahating meron. Yes. May bagong bahay, may bagong sasakyan. Magsasabay-sabay! Amen! Yung kaya ay kawawag sa mga kawalan ko. Amen! At nawag dito sabay-sabay at wente. Amen! Wente sa hirin sa lohin! Amen! Sabay-sabay at wente. Sabay-sabay at wente.
Bakit pwede naman magsabay sa mahinig? Bakit kung pag-iisay sa him? Sabi niyo ho, sige, dito ho, gumagawa na si Lord ng Himala. Kasabay na may ginagawa si Lord ng Himala sa Cubao. May ginagawa din ng Himala si Lord sa Lubalite. May ginagawa rin si Lord ng Himala ngayon sa Palawan. Gumagawa rin si Lord ng Himala sa Amerika ngayon, sa Europa, sa Israel. Sinasabay sa kaya niya. Ang utak mo lang ang sasabi. Aralin muna natin yung anak mo, pagkatapos yung isa muna. Pag nakatapos na yan, saka natin yung pangalawa. Saka yung hindi natin kaya. O yan, sabi ni Lord, mag-iintay ka talaga. Sinabi ko, yun pa rin yung wala mo eh. Pero ako, pagsasabay sa pahing. Amen! 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 How many of you ready for at the same time you will receive God's blessing and anointing? Amen! So, bigyan po natin yung mensahe natin ngayon. Bigyan nyo na po. Wow! Ang ating pong title today, the sevenfold declared blessing. Declared na yan. Hindi po hihingin. Hindi ka na mag-pray para ipagpalain ka. Nakakasiguro. Given na yan. Amen. The sevenfold declared blessing to the faithful tither and to the seed sower. Wow. Amen. Amen. So, tinanong natin. Sa 2 Samuel 2:25. Tingnan po natin ito. Nasahin natin sabay-sabay. Ito po ang mga mamalakan natin ngayon para mayroon ho. Siseluhan natin na ha. 2 Samuel 2:25. 1, 2, go! David built an altar here to the Lord and sacrificed burnt offerings and peace offerings. Hindi nyo ba napansin? Hindi lang isang offering. There was two offerings to stop the plague. Kailangan masaratuhan ang butas. Para masaratuhan ang butas ng kahirapan, yung butas na masigurin ng inyong lahat ng ma-resorted. At laging pahingin lahat, pag laging may sakit sa bahay, may butas. Totoo yan. Bakit? Dapat saving. Pagkain nyo na, dapat kung ano pa, napupunta kung saan-saan, sa hospital, sa gamot. Ang butas pong gawa, pag laging may sira, sila ang cellphone, sila yung sasakyan, sira, bigla na sira, washing machine, nasira naman yung karo ko, ano, aparato, nasira! May butas. Okay? Pero si David, ay nagkaroon ng point sa buhay niya, tingin ka lang sa akin, dahil makwenta siya, nagkwenta na nagkwenta siya, pinira niya kung ilan ang sundalo ng Israel at Judah, naggalit si Lord.